guys! Sit down video naman yung gawin natin ngayon. So, sana naririnig niyo ako sa bagong setup para maiba naman. So, ngayon, I'll be talking about things I no longer buy. So, disclaimer lang kasi baka may mga mag-react. Siyempre, dumating tayo sa mga times na noon binibili natin siya, ginagamit natin siya. Pero now, hindi na. Or may dumating sa point ng buhay natin na nakapag-isip tayo bakit hindi na natin siya. Bibigyan ko naman siya ng reason but hindi ko na siya binibili now. Okay, so and of course, depende yan sa lifestyle ninyo. So, pwedeng ako, hindi ko na siya binibili ngayon kasi ito na yung gusto kong lifestyle. Pero kayo, gusto nyo siya plan kasi it serves you well. Kaya no, so one thing though, dahil ngayon, di ba, mas marami na nag-re-raise ng awareness tungkol sa pagiging sa sustainability, sa pagiging eco-friendly. So, siguro, one thing lang na dapat maging aware yung tao is yung why natin, but binibili natin yung isang bagay. Okay, so, I'm pretty sure lahat tayo dumaan dun sa mga part na binibili natin siya, ang ganda ng packaging, nung tayo nadala, dala tayo mga babae, pagdating sa makeup, sa mga ganyan. Pero, of course, beyond that, sana, kung na-entice tayo sa packaging nila, sana, ganun yung kaganda yung product nila. So, let's start. Medyo mahaba-haba ito. Okay, so, hinati ko siya sa different category. So, we'll start with beauty. Okay. So, ako, dati, hindi naman to naging part talaga ng buhay ko. Yung post wash na hair products, like yung mga Vitresse, leave-on conditioner, hairspray, yung mousse, dry shampoo, yung mga ganyan. Actually, dry shampoo, hindi pala post wash yun, no? So, pero, bumili rin kasi ako nun before. So, yung mga yon, so, hindi na ako bumibili nung ganong products ngayon. Actually, hindi talaga. Napabili lang ako before nung kailan ba to? May inatinan ako na kasal, wala kasing mag-aayos sa akin. So, wala akong magagawa kundi ako lang yung mag-aayos. Kaya ako na yung bumili ng spray net ko. Ako na yung bumili nung sea salt spray, whatever. Yung mga uso dati, yan. Pero binili ko lang yun kasi nga ako yung mag-aayos sa sarili ko. Pero hindi ko talaga siya ginagamit kahit noon pa. So, simula nung binili ko siya, parang inubos ko na lang siya. Or kung kailan ko na lang siya mauubos, yun lang. Pero hindi siya yung tipong pag naubos siya, bibili ko ulit. Pag naubos ulit, bibili ko ulit. Ganon. So, that's one. Next is makeup remover wipes. So, ngayon, dahil marami na akong nababasa, nabibinig from YouTube din na since marami naman ng mga cleansing products like may micellar water, meron na tayo mga oils, cleansing oils, ganyan. Ako, preferably, talagang double cleanse talaga ako. So, what works for me is yung micellar water, kasi yung may oil, lalo na yung Garnier, yun yung mga bet ko. Or, kung talagang pak na pak yung makeup is, nag-cleansing oil. Kasi, nag-ano din ako. Nag-wash din naman talaga ako ng face. So, kapag hindi ako makakapag-wash, let's say, ako sa trabaho ko lang, nasa computer, for example, buong araw nasa computer, kung umuulan, sana naririnig nyo kung hindi naririnig nyo ulan. Yun lang. Kebs na. Kasi importante matagal lang yung makeup. Although hindi thorough or something kasi pagod na. Cleansing oil lang sa cotton, okay na ako doon. Pero yung makeup remover, bukod sa easy kasi yun eh, convenient kasi siya. So, yun yung para sa mga tamad days natin. Pero ako kasi okay na ko doon sa micellar. Hindi mo na ako tinatamad sa mga ganun. If ever, kumbaga kasi ang cleansing, ang makeup cleansing wipes, syempre pangtanggal nga siya ng makeup. Iba naman siya doon sa wet wipes talaga na ginagamit ko na parang pamunas ko sa kamay, pamunas ko sa kung saan, whatsoever.
minsan yun lang okay na ako, which is part yun ng buhay ko ah. Kasi hindi yun mawawala talaga sa akin. As in, yung mga giggles, yan, for example, yan, part yun talaga ng, kumbaga, necessity ko sa lifestyle ko. Pero yung makeup remover wipes, hindi na, hindi na ako bumibili. Siguro mga ilang ano na, ilang taon na rin. Yan. Pero don't get me wrong, gumamit din ako yun kasi nga, for tamad days yan. Pero siguro, mas ano na ako, nagkakaroon na ako ng discipline sa sarili ko na do it on my own para mas feel ko na mas yung ganun ba, yung parang bago ko matulog is inaalaga ako pa rin sa sarili ko. Kaya siguro hindi na ako bumibili. Plus, yun nga, medyo mahal din kasi siya. So, hindi na ako bumibili. So, kanina nabanggito na yung dry shampoo. Yung dry shampoo, hindi naman talaga ako gumagamit yun. Out of curiosity lang, simula nung nahook ako sa YouTube. So, nung nanonood ako ng YouTube, so maraming most especially sa mga US vloggers, parang sa mga sa kanila ko nakita o natutunan yung tungkol sa dry shampoo. I have tried several products or several brands, pero hindi talaga ako hiyang sa kanya. Nangangati talaga ako. Mabango lang yung iba, o kaya effective naman din yung iba, pero hindi siya naging part talaga. Parang na-try ko lang siya for the heck of trying lang. Yun lang. Pero hindi siya naging part. So, simula nung time na yun, nabinili ko siya dahil gusto ko lang siya i-try. Hindi naman ako bumili na ever since. Parang, yun na siya. And then, razor. Hindi na ako bumibili ng razor for myself. Dati, ngayon kasi ang sinasabi nila, for sustainability purposes, ang mga razor na dapat binibili natin, yung mga metal style, metal, yung pinapalitan mo na lang yung ulo, pero matagal siya bago mo palitan. So, dahil uso ngayon yung mga, ano bang dito, mga disposable na, parang ganun. Tsaka hindi ba kasi kung nag-razor ng kilikili, hindi rin ako nagbubunot ng buhok sa kilikili, nagbubax ako. So, dati ginagamit ko siya sa legs. So, nagbubax na kasi ako. Sa sarili ko lang ah. Ako lang gumagawa nun. So, yun, hindi na lang bumili nun. Next is lotion. Lahat ng lotion ko sa buong buhay ko, ever since, bigay lang sa akin. Never akong gumamit ng lotion. For one, sa kamay naman siya usually ginagamit, diba? Kung mag-lotion ka man sa katawan mo, depende kung ano lang yung rason mo. Pero may iba naman, pinapaligo talaga yung lotion sa katawan. Ako kasi, dahil sa kamay mo siya unang nilalagay, pagkatapos ko maglagay dito, sa ganito, sa legs, or whatever, yung kamay ko, nagpapawis. Super duper pawis siya. So, hindi talaga ako mahilig sa lotion. Except recently, which is, dahil sa kakaalkohol natin, naglo-lotion. Pero hindi rin ako yung bumili na. So, bigay lang siya. So, hindi ko rin siya sinasabi na, hindi ako bumibili kasi binibigyan ako palagi. Hindi talaga. Kasi, hindi naman yun yung reason. Kumbaga, parang, kung ako lang, bibili ba ako? Hindi talaga. Never talaga ako bumili ng lotion. Yun. So, next is baby powder. Baby powder dati, parte siya ng buhay ko growing up. Kasi alam, ang mami ko, nakikita ko, nagpa-powder yan sa buong katawan, lahat and everything. Tapos, eh po kung nabalitaan niyo yung nagkaroon ng parang may na-demanda ng isang brand, hindi ko na rin sabihin, na na-demanda sila kasi parang nagkaroon yata ng cervical cancer. Parang gano'n. Or, hindi ko alam kung anong klaseng cancer. Kasi yun yata, cervical cancer yata. Kasi gumagamit daw siya noon. Which is, sa kaso, nanalo sila. So, parang natakot ako. Kaya hindi na ako gumagamit. So, yun. Yun yung reason kung bakit. Yun yung totoong reason kung ba't ayoko na gamitin. Kaya hindi na rin ako bumibili. Okay. And then, excessive skincare kasi simula nga nung nahook ako sa YouTube, so isa rin ako sa mga viewers na mga favorite ko na mga beauty gurus na parang gusto ko i-try lahat. Kaso ako, by nature, although sometimes nag-hoard ako, madali akong makonsensya ba? Lalo na kapag nasasayangan ako ng products.
So, minsan, kahit nasabi mo, matagal na yung product sa akin, kung hindi ko na siya bet gamitin sa kamay ko, sa paa ko na lang siya gamit para lang hindi masayang. Kasi lahat ng skincare naman na na-try ko, kahit pa paano, syempre, mura man yan o mahal, pera pa rin yun, diba? So, nung nakikita ko na medyo nasasayang sila, na kailangan ko pang gawin yun na ipaakit ko na lang sa iba kaysa masayang, diba? Parang tanga lang, diba? So, hindi na masyado. So, kapag naubos na isa, saka lang ako bibili. Except kung meron akong kung meron man akong favorite na brand, kunyari, paubos na siya. So, bumili na ako ng bago. Kung alam ko talagang yung brand na yun, is lagi ko talagang binibili. Hanggang dalawa lang yung binibili ko. Kasi alam ko mabilis maubos. Hanggang doon, ganun lang. Hindi katulad dati na hindi naman in multiples yung sinasabi ko na excessive skincare. Kundi, yung sa dami nung nilista mo na gusto mong itry, kakapanood mo, lahat yung binili mo, kahit hindi mo pa rin ba. Siyempre, ang isang tag, kahit sabi mo maliit, it would take time bago mo siyang maubos, diba? So, hindi mo rin naman masasabi na effective yung isang product kung hindi mo man lang naubos yung isang tag, tapos magsasabi ka na kagad na ito yung effect sa'yo. Unless meron talagang immediate effect sa'yo na tipong 3 days na 1 week lang talagang, pak, talagang meron talaga. So, yan. Hindi ko na siya pinupili. Mahaba-haba ito. Okay. Punta naman tayo sa household items. So, ako ever since, hindi rin ako pala bili nung, alam yung mga specific cleaners. Yung mga, ano ba yun yung pledge para sa mga kahoy. Tapos iba yung pang spray para sa mga glass. Hindi talaga ako mabili ng ganun. Kasi ako, ewan ko ah, kahit noon pa, I'm all about functionality. At lately, kapag nakakita kong lalo na ngayon, sa generation ngayon, lahat na lang ng convenient para sa tao, nandiyan na. Kasi bibilin mo na lang, hindi mo na gagawin. Pero dahil umaano ulit eh, lumalabas na ulit yung sinasabi na yung kumbaga sustainability nga, marami ng tao ngayon, kahit ako naiinganyo din ako na kaysa bumili ka ng mga ganun, gumawa ka na lang. Lalo na kung available naman sa'yo yung mga products like suka, baking soda, lagi ka namang mayroong ganun, di ba? Pero panlinis din pala yun. So, ako ginagawa ko na siya. Yung mga little things lang naman, hindi naman pagka nerdy-nerdy na lahat na lang, ikaw na lang gagawa. Hindi naman sa ganun. Pero kahit naman noon, hindi ako pala bili ng mga ganun, mga specific panlinis na kung para saan. So, yun, hindi nilang bumibili yun talaga. Next is plastic bags. So, plastic bags, diba, syempre, nakakabili ka na lang naman ngayon. Mga ngayon is dahil wala kang eco bag, diba? So, babayaran mo yung sa grocery na bag, depende sa supermarket, kung wala kang dalang eco bag. Pero ako kasi, kung napapansin nyo rin sa mga hauls ko, diba, nagdadala ko na sa sarili kong eco bag, napakadami kong eco bag. So, handa ako dyan. So, ako bumibili ng mga plastic bags na. So, everyday meron ako niyang kahit isa sa bag ko. Kung hindi man, syempre, kung hindi ako nakapagdala or kulang yung dala ko dala ng grocery ako after work, syempre, yung kung ano yung ibibigay sa'yo ng grocery na nakakarton, ganun na lang siya bibili. Pero I don't buy plastics. Dahil syempre, sa mga lugar ngayon, marami na rin yung hindi na inaalaw yung plastics, diba? So, it's cool. Next is home decor. Home decor, in a sense na yung marami talagang anik-anik. Ako talaga by personality is mainly ako talaga sa mga trinkets, sa mga ganyan. Pero more on sa artsy-artsy side. Home decor. Ano mga bili kong home decor? Ang alam ko lang na binibili kong home decor is frames. Yun lang. Pero yung iba pang home decor na banga, mga ganyan. Hindi talaga ako mabili ng mga ganyan. So, hindi ako bibili ng mga ganyan. So, vase lang, siguro, ganyan. Kasi, no, nagpa-plantita-plantitahan ako. Tapos, nalagas naman silang lahat. At namatay naman silang lahat. Although, may dalawa na lang ako natitira. So, kumbaga, by ano talaga, innate na sa akin, hindi talaga ako palabili ng mga ganun. Except, ito yung little disclaimer ko. Ang talagang ginagastos ako lang talaga is yung Christmas decor. Kumbaga, yung parang pang-season lang. Pero, yun lang naman.
Then ako din ako nagde-decor ng iba pang seasonal like Valentine's, Thanksgiving, mga ganyan. Wala naman ako mga ganyan. So, Christmas lang talaga yung pinagbubuhusan ko. Yun lang yung talagang medyo walang year yata na hindi ako bibili. Kasi gusto ko may bago kahit pa paano. Yun na. Pero yung home decor na parang i-display mo all year round na nandiyan, hindi masyado. Actually, hindi na. Hindi talaga. Next is ano? Fabric conditioner. Talaga ako hindi bumibili niya. Siguro, college pa yata ako muling gumamit ako ng Capricorn. Parang ganun. Kasi hindi ba ngayon, yung mga powder or yung mga liquid detergents kaya mabango na siya. So, parang hindi ka na kailangan, hindi mo na kailangan talaga bumili pa ng separate. So, one. That's one. Hindi na ako bumili niya. Then, mga air freshener. Dati, mahilig kami bumili ng mga Glade. Yung binubuksan mo, tapos parang gel siya. Tapos na, parang nag-evaporate siya in time para may amoy lavender, amoy something, ganyan. Dati mahilig ko na sa mga ito. Pero dahil pinababasa na rin ako na parang yung perfume in general, parang ano siya, hindi ako siya manila sa hair. Pero huwag ako i-quote nun. Pero parang ganun lang yung dating sa akin. So, kaya nga nauso yung mga essential oils, diba? So, parang yun yung sinasabi nila, mga essential oils para lang. Although, hindi pa naman ako oil bonario. Yun na, I stayed away lang sa mga yun. Yung mga, pero yung mga pang diffuser, matagal ko na rin yung bumibili nun eh. May ganun ako, marami ako mga ganun. Yung stick lang na diffuser. Pero, wala na. Kasi nung napansin ko na parang ang bilis din niyang mag-evaporate. Tsaka yung mga unang beses na bumibili ko nun, oil, parang oil-based siya. Tapos for some reason, kapag bumili ka na nung refill, parang watery na siya. So, parang hindi ko siya nagustuhan. So, parang feeling ko, nadadaya ako. Tamaan na lang ito mga, pero parang ganun siya. Hindi na siya kasing potent nung unang kong binili. Parang ganun. Kasi medyo oil-based siya eh. Tapos nung bumili ka na ng refill, parang watery na. Di syempre na naman, kapag nilabas mo yun, naka, ano sa air, di mag-evaporate lang siya kaagad. So, yun, hindi na ako bumili ng ganun. Even scented candle. So, dahil dun nga sa reason na yun. Ang binili ko lang siguro last year na kandila is yung si citronella dahil natakot lang ako sa ano. Natakot lang ako sa dengue. Pero yun lang yung binili ko. Pero yung mga ibang pampango lang ng bahay. Well, eh. Next is mga mothballs at saka yung mga albatros. Yung mga pampabango sa CR. Ganyan. May na po mothballs ka ba? Talaga ba? Parang gano'n. So, wala. Hindi na ako naglalagay ng mga ganun. Siguro high school pa yata ako naman gumagat ng mothballs. Pero yung simula after yun, wala na. Hindi rin nakita bumibili nun. Ewan ko, ba't nga ba? Hindi mo siya kabang umuhan, di ba? Pero ewan ko lang. Basta hindi ko siya bet, kaya hindi lang ako bumibili nun. Okay, let's move on to clothes. Okay. Sa clothes, kikay naman talaga ako. Mahilig din ako sa dami. Pero, habang tumatanda ako, mas pinipili ko na yung binibili ko. Parang growing up, hindi talaga ako nasanay ng gano'n. Pero, parang ngayon, mas choosy na ako sa pagbili. Parang more on the classics na lang, or iniisip ko, parang pwede naman siyang parang fad today, pero classic pa rin siya in the future. Yung parang tipong masusuot mo pa rin siya kahit na hindi na siya sobrang, so huwag naman yung super, alam mo yung mga fashion na loud, yung mga gano'n. Hindi ako bibili ng mga gano'n. Kasi, nandun ako sa mga tita thinking. Parang practical na lang. Tsaka yung mga classic types of clothes na lang. Yung mga binibili. Yan. Pati yung mga impractical na clothes. Next is impractical na clothes. Impractical na clothes, meaning, yung mga parang pa-off shoulder dito and everything. Ganun. Oo, nauso yun, diba? Maganda siya. Feeling ko naman, ako ha, para sa taste ko, feeling ko naman maganda pa rin naman siya kahit siguro hindi na siya fad na yun or something. Pero dahil kung ako sa, kumbaga, sa personality ko, hindi rin ako sanay ng kita ng sleeveless, hindi ako sanay ng naka-off shoulder, ganun-ganun. So parang feeling ko din, hindi ko rin siya masasort kasi believe me, may mga ganun ako. Pero parang hindi ko siya na ma-maximize kasi nga,
parang feeling ko, pag sinuot ko, parang hindi ko rin siya makikerry. Although parang nung binili ko siya, parang maganda to. Iba naman, out of the box naman, eh meron ganyan. Pero, ang ending, hindi pa rin talaga siya kuswa. Kasi it's not me. So, that's one. So, I've learned my lessons. Kasama pa sa impractical things is high heels. Hindi pa ako gumagawa ng shoe collection. Pero makikita nyo sa shoe collection ko, marami kong high heels. Pero, for the longest time, siguro ilang taon na, hindi na ako bumibili ng heels. Kung maging heels ko, matagal na siya, matagal ko na siyang mga ginagamit. Plus, bumibili lang ako rin kasi yung work ko, kumbaga tawag lang siya ng work. Although may face ako before na hindi mo ako mapapag-flats, wala akong flats na, ano, pero dahil tumatanda ka ng girl, you love flats. Ganyan. So, ako wala akong rubber shoes dati, ganyan. Wala akong rubber shoes, wala akong flats. Ganyan, lahat ng shoes ko matataas at everything. Pero, dahil, susuko pa ng girl! So, ngayon hindi na ako bumibili. Yan. So, tsaka ngayon, medyo, hindi na rin ako masyadong bumibili ng mga, yung cheaply made na mga sapatos. Yung mga tipo mga, yung mga alam mong hindi leather, yung parang gano'n. Kumbaga, tinitignan ko na rin yung quality. Medyo mas mahal siya than the normal natin yung binibili. Believe me, wala naman akong sobrang designer na, wala akong mga designer na shoes. Ang mga shoes ko lang, yung mga pang-normal na Pinoy lang, mga ganyan na. Medyo may, yung with the likes lang na mga Zara, yan, mga ganyan. Hindi pa siya super high-end, diba? Tsaka hindi ako bumibili. Wala pa yata akong binili yung Zara na shoes na parang full price. Parang lahat yung running sale, kasi lang ako bumibili. Pero, mga tipong 1.5 na lang siya, ganyan. Hanggang ganun lang. Siguro pinakamahal ko ng sapatos na nabili is 3,000. Yung mga ganung presyuhan. Yung mga tipong papasana na may quality. Pero hindi ako bibili ng mga 25,000, 7,000 pataas. Wala namang ganun. Yun. Next is colorful shoes. Simula nung bumili ko ng colorful shoes. Pag nakita nyo sa shoe collection ko, baka kasi balikan nyo itong video na to. Yun lang ang colorful shoes ko. Nagkaroon ng gaga ako ng face moon sa buhay ko na parang, ay, wala akong ganito. Ibang kulay naman. Alam niyo, yung mga ganong thinking na pag bumibili ka, parang minsan sabi mo sa sarili mo na parang, iba naman, maiba naman. Ito, ganyan. Oo, ginamit ko siya. Pero, tinry ko na rin siya mag-dispose. Pero, ngayon ko naisip na kahit mga friends ko, hindi na pala mahilig sa mga blue, red na shoes. Hindi sila mahilig sa mga ganyan. So, gray. Yan. So, ang ending, so, tignan na lang natin kung masusuot ko pa siya. O, sa masira na lang siya. Tignan natin. Kasi, tinry ko na siyang pamili sa mga, inopen ko siya sa mga friends ko eh. So, nga lang siya nabibet. So, yun lang. Pero plain lang sila ha. Hindi sila yung mga colorful na parang bulaklakin. Kasi hindi yun. Kasi yun yung red, blue, brown, gray. Hindi sila may nasa mga ganyan. Next is sunglasses. May sunglasses ako. Gusto ko, ilang taon na sa akin yung sunglasses na yun. Parang pang ilang work ko ba yun bumili ko nun. Pasakto, hindi na ako bumili. Number one, nasira. Kumbaga, dati nauso yung mga mango. Mga ano bang ano yun? Nasa call center pa ako nun yun. Na, pag-design yung mango, di ba yung mga tao nagluloka sila. Nakakasama ko sa mga lukalokong yun, di ba? So, syempre, pag naka-mango ka, parang, wow, branded, eh, ganyan. Di ba? Parang, although, hindi naman siya yung super branded na parang mga kalabel na mga high-end, di ba? Pero, pag nag-sale sila, okay naman sila mag-sale. So, minsan bumili ko ng magandang shades. Tapos, naupuan ko siya, girl. Na para sa akin, pag bumili ko ng shades noon, dapat 100, 200, 300, 500 lang siya. Meron nung binili ko doon, parang 1,000 ata. Parang ganun, mga nasa 1,000 yung range na. Para sa akin, mahal na yun, diba? Eh, kaso, naupuan ko. So, parang sabi ko, oh, diba, nasisira rin naman siya. Tapos, hindi ko rin naman siya maraming ginagamit. So, parang, may use yung shades. Siyempre, pang-block nga naman ang satellite. Pero hanggang dun lang siya. So, meron ako dun, siguro, 50 golden years na nung huli ko pa siyang binili. At yung pa rin yung ginagamit ko until now. So, simula nun, hindi na akong binili.
Next is cheap jewelry. Itong cheap jewelry na to. Ito yung mga, alam yung mga fashion jewelry na mga plastic-plastic, yung mga ganon. Parang, siguro pag nag-shoe collection ako, siguro closet tour niya lang siguro. Pag nakita niyo sa closet tour, nakabuyang-yang naman doon yung mga accessories ko eh. Pero believe me, hindi ko na siya din ginagamit. Kung baga nandun na lang siya, nilabas ko lang siya kasi nga nandun ako sa notion na kapag hindi ko kasi nakikita, hindi ko siya gagamitin, gano'n. So, nilabas ko siya talaga, ganyan. Para pag nakita ko, iba naman yung gamitin ko, para magamit ko sila. Pero, simula nung binili ko silang noon-noon pa, inilita ako bumibili. So, medyo gearing towards na tayo doon sa mga medyo mas maayos. Siyempre, meron din akong totoong alahas, kaya hindi ko naman siya sinusuot na, everyday. Kasi, lalo na pag alam ko magkukomit ako or something, diba? So, meron man tayong gano'n. Hindi ko rin masinasabi na puro totoong alas na yung sinusuot ko. Hindi na ako nagsusuot ng mga parang silver or something. And speaking of silver, naaano ko nung hinayang ako. Kasi, parang, hindi ko alam pa paano siya nililinisin. Kasi, nilinis ko siya, yung mga silver ko. Makikita niyo sa isang vlog eh, parang, nilinis ko yung mga silver ko na mga necklace, ganyan-ganyan. So, before kasi, mahilig ako sa mga ano. So, nangingiting na sila. Napansin ko lang, pag ginagamit ko siya ng silver polisher, which is nabili ko rin naman sa mga silver shops, oo, kumikinis sila ng bonggang-bongga. Pero, after a few days lang, ang itim na niya ulit. So, nagtataka ko, bakit ganyan? Ba't umiitim siya ng bongga? As in, ang itim ha, charcoal. Kasi parang hindi mo siya makikita. Silver ba to? Itim talaga siya, girl. So, syempre, ang hirap naman na kakalinis mo lang. Ang hirap din maglinis, ha? Kakalinis mo lang. Syempre, hindi naman lahat yun. Susuotin mo kaagad, diba? So, syempre, i-display mo pa rin. After a few days lang, ang itim na naman niya. So, parang sabi, ano ba naman to? Nakakainis naman yun. Diba? Parang linis ka ng linis. So, parang sinabi ko sa sarili, hindi ako bibili niyan. Which is, matagal na rin naman ako. Simula pa nung binili ko yung mga meron na kumulo. So, holding on to those na lang. Pero, hindi na ako bumibili niyan. Ever. Okay. Next. Techs. Gadgets. Mga yan. Technical stuff. Na. Techy-techy stuff. Okay. So, syempre, may bumibili mo ba ng CD sa saka mga DVDs ngayon? Di ba wala na? Kasi nga, nasa era na tayo ng Netflix, Spotify, mga ganyan na apps na ginagamit natin. Even for movies. Diba? So, binibili na lang din siya. So, yan. Syempre, hindi na umibili niya. Next is, low quality na mga tech stuff. So, let's say, for example, earphones. Never pa yata ako bumili ng earphones. Kasi parang, although nasisiraan ako ng earphones, alam ko, maingat pa rin naman ako sa kanya. So, dahil habang tumatagal, napapansin ko, yung parang mga nagbebenta ng mga ganyan, is habang tumatagal, is yung parang yung quality, although dati, makakabili ka ng mura, pero tumatagal naman kahit papara. Parang ngayon, parang mas hindi siya masira. For some reason, hindi ko na alam kung bakit. So, yun. Hindi na ako bumili ng mga, kahit nakaka-temp minsan, diba? Hindi na ako bumibili ng mga pure quality na mga tech stuff. Next is new tech gadgets. Ganyan. Ako by nature, hindi ako mahilig sa bagong laptop, bagong ganito, bagong cellphone. Ang cellphone ko, kung halimbawa, nag-postpaid ako, kung ano lang yung free nun, okay na sa akin yun. Nagkakataon ng kahit yung, let's say, sabihin natin, boyfriend ko dati, ganyan. Kita niya na parang, ano ba yan? Yung phone mo, yung parang yung phone mo ngayon. Basta ako nakakatawag, tsaka nakaka-text, okay na ako nun. Pero syempre ngayon, may exemption na kasi kailangan may internet na. Diba? Kasi hindi na, yung nakapag-browse ka rin, everything, may email and all. So, yun na yung meron ako. So, dahil, kumbaga parang, ang gaganda naman na mga lumalabas na phones ngayon. And even yung parang, sabihin na natin, hindi ka ka-level ng S10 or whatsoever. Kahit yung mas mababa lang na yun, nakakatawag ka naman, nakaka-text ka naman, nakakapag-Facebook ka naman, nakakapag-YouTube ka naman. So, parang para sa akin, okay na siya. So,
Like ngayon, husband ko lang yung nagbibili sa hanggang pinagitan niya na parang kailangan, magkapalitan ko naman yung phone ko kasi ako kasi nasa sales kasi ako. So, syempre minsan, medyo pakita ang ano din na parang kakaya naman. Kaka sales, kumbaga pag sales person ka, medyo ayusin mo naman yung mga meron ka. So, sila na nagbibigay sa akin, pero yung ako, bibili ko talaga. Hindi ako gano'n. Hindi ako magpapalit hanggat hindi siya sirang-sira or whatsoever. Yun. So, kapag may usong bagong labas na model, hindi ako bibili. Ano pa rin yung, kung ilan taon na yung phone ko yung parang, nasa masira na siya. Siguro dun pa lang ako bibili. Pero kung may bago, papalitin ko lang naman yung last year kung binili. No, hindi talaga ako gano'n. Next is, ano yung mga gimmicky na technique na mga techie stuff? Ano bang mga sample ng mga ganun? Hanap ako ng mga parang pictures niya, papata, para mas maintindihan. Siyempre, so mag-lubik nga. Tapos after naman dun, parang, okay, yun lang pala yun. O, tapos, wala na, nakatambak na lang yan siya. Anyways, hindi mo talaga akong bumili na. So, I really don't buy those. Next is, apps. Parang never pa yata akong bumili ng app. Never. Free naman na, ano diba, may mga free naman na apps. So, ba't kailangan pang bumili? Diba, minsan may mga apps na free sila. Tapos after nun, kung meron ka pang feature na gusto mong gamitin, bibilin mo na siya. So, hindi rin ako bumibili. Okay, may games ka na free. Tapos kunyari, into the game ka, tapos wala ka ng life. Bibili ka para meron kang coins, meron kang... No, hindi rin ako bumibili sa ganyan. Wala, waste of money yan. No? So, okay na sa akin yung may nalalaro ako yung mga ganun. Pero kung nang bumili, hindi ka lang bilhin. Yun na. So, never pa. Phone cases. Kahit noon pa, kahit nung nauso pa yung pampalit-palit ng naang nabutan nyo yung mga uso yung nagpapalit-palit ka ng case, ng casing ng phone. Hindi rin ako talaga nagpapalit-palit ng casing ng phone. Kahit ngayon. Nagbibili lang ako ng phone case pang secure ng phone. Kasi, di ba ngayon, yung mga phone, dahil mga touchscreen na sila, pag nabagsak, girl, mas mahal pa magpagawa, bumili ka na lang ulit ng bagong phone. Yung mas mura na lang. Diba? Kasi ipagawa mo siya. So, hindi talaga ako mabili nung gusto ko ibang kulay naman, arty-arty, gano'n. No, hindi talaga, ever since, hindi talaga ako bumili ng ganyan. Kasi, pag, yun nga eh, ang bilis maglabas ng mga bagong, ano eh, ng mga bagong, technology. So, kung libre yun na, bibili ka, tapos itapon mo na lang din yun. Parang ako, ganun yung tingin ko para sayang naman. Ganun. Nako, kung alam kong mas kilala niyo parang ako deeper, nako, parang may pagka-hoarder ako ng Ishlight, which is ngayon, nag-quarantine eh, medyo mas nag-umpisa na akong mag-let go. Kasi ako, laging nasa isip ko, baka magamit, sayang, may paggagamitan, baka pwede paggamitan, gano'n ako. So, ayoko nung word na sayang, kasi ayoko nung nasasayangan. Next is, subscription services. Syempre, yung subscription services, ang nakasubscribe na naman ako sa telco. Diba? Telco lang naman. Pero, yung subscription na, ano ba may mga ibang subscription? Ayun, let's say, Spotify, naka-premium ka pa, naka-LinkedIn ka, naka-premium ka, yung mga ganun na subscription. O kaya yung mga, let's say, naka-HBO Go, kami ha, ang Netflix namin, hindi kami nakasubscribe. Hinapitan namin yung account ng kuya ni John sa Canada. So, hindi kami nakasubscribe sa mga. Although, may cable kami. Kasi, yung cable namin, internet din kasi namin siya. So, yun siya. So, pero yung para mag subscribe sa mga yan. Kasi parang, pili ko waste of money. Pero, hindi ko rin sure ha, kung halimbawa, wala kaming account sa Netflix kung magpapasubscribe pa kami. Hindi ko lang din sure. Pero dahil meron si Kuya, thank you Kuya. Ha? So, yun, hindi kami, wala kaming mga ganyan-ganyan on the side. Next is, punta naman tayo sa food and drinks. Okay. Number one is instant noodles. Going 11 years na akong hindi mo yung bilhin ng instant noodles. So, simula nung
na tanggalan ako ng gallbladder. Hindi na kami bumibili ng noodles talaga. Until recently lang. Yung alam niyo, di ba dati, ang Pancit Canton, staple yan na ini-imbak, tsaka ginugrocery every now, as in every now and then. Kami hindi. Simula nung na-operahan ako dahil doon, hindi na kami bumibili. Ang binibili na lang namin lately, yung kumbaga, which is, siguro sa isang taon, isa, mga ganong levels, is kung mamimiss mo lang. At ang usually ko pang namimiss, yung seafood lang, yung seafood cup noodles, yun lang. Pero yung magsastock ka every now and then, nakasama siya talaga sa food staple mo. Even ngayong quarantine, wala kaming noodles na nakastock. Wala. Yung mga instant noodles, wala. So, yun. Hindi na ako bumibili nun. Next is, alcohol. Alcohol, meaning yung mga wine, ganyan. Hindi kami nagsistock. Usually nang meron kami dito, kung may makikita kaman, bigayan namin. Hindi kami bumibili. Ang binibili lang namin siguro kapag Christmas, yung Asti, which is naiinom naman within, as in that day din, ubus na siya. Pero yung nagsistock ka na may mga alcohol ka sa bahay, wala kami ganun. Next is, yung mga pre-prep na food. Yung mga nakakat na siya na nabibili natin sa grocery. Yun sa isang ganyan siya, styrofoam yung lagi, saka plastic wrap siya, gano'n. I feel na, kasi minsan sa grocery, diba, kapag nakapack na gano'n nga yung mga fruits o yung vegetables, minsan pagkita mo nga sa loob, may sira na part, diba? So, parang, yung mga pre-chop pa kaya. So, kumbaga parang, pwede ka nalang bumili ng buong kalabasa. Mas marami ka pang magagawa. Pwede mo namang hatiin yun. Gawin mo ganitong ulam. Susunod yung kalahati, ibang ulam naman. So, parang feeling ko, mas namamaximize mo yung veggies mo or yung fruits mo. Kapag yung parang by the kilo mo siya binili. Kesa yung mga pre-cut-cut na siya, yung mga ganun. And for all we know, baka yun na yung mga ma-overripe na, yung malapit na sila masira or something. So, hindi ako bumibili ng ganyan. Next is, canned goods. A little disclaimer pagdating sa canned goods. Yun nga, as mentioned, simula nung natanggalan ako ng gallbladder, hindi na talaga kami bumibili ng canned goods. Ang pinaka-canned goods lang talaga namin, yung tipong hindi mawawala is yung century 2 na lang. Yun lang. Wala nang, hindi naman kami yung may corned beef, may ganyan-ganyan. Except ngayong quarantine. Ngayon na lang kami ulit bumili niyan. Pero, for the longest time, kahit simula kasi nung nag-asawa ko, wala pa kaming 1 year nung na-operahan ako. So, mag-11 years na kami this year. So, ganun katagal na rin. Hindi siya parte ng ano namin. Hindi siya parte ng grocery items namin. Yung canned foods, sakit mo, meron ka. Basta yung maraming ganun. Piling-pili lang siya. Yun lang. Kasi yung tuna. Kasi minsan, sinasahog mo sa pasta. Yun. Yung mga ganun kasi pinasasahog sa pasta or ginagawang breakfast lang, ino-omelet lang, yun na. Kasi, yun lang naman yung parang fish. Tsaka fish pa siya naman, yun lang. Pero yung other canned goods na binibili usually, na laging kasama sa mga grocery, wala na halos kaming naroon. Until recently. Yun lang yung disclaimer ko dun sa part na yan. So, iwas din tayo sa mga ganyan. And also, sugary beverages. So, yun nga. Hindi na rin kami bumibili ng mga Tang, Nesty, yung mga juice. Kahit yung mga cranberry, apple juice, yung mga ganyan. Basta yung mga naka-package na. Kasi diba pag sinabi nga nila, pag naka-pack na siya, tapos ang expiration date niya is hanggang next year pa or ilang months pa, most likely added with sugar na yun or yung mga preservatives na siya. So, ako, parang tagal na rin hindi bumibili ng mga ganyan. Kasi, sabi ko, ayoko na ng mga ganyan. Kasi, water na lang tayo. Ayun, pag tumatanda ka na talaga, alam mo talaga na realize na, stop, girl. Stop.
Okay. Next is, ang dami pa pala. O, ito last na to. Punta tayo sa miscellaneous. Miscellaneous part. Okay. Okay. Yung miscellaneous under nito yung books. Oo, may nakikita kayong books dyan. Pero ang konti lang, di ba? Sobrang konti. Bukod sa hindi talaga ako mahilig magbasa ng books, except for some na talaga nakakakot ng interest ko. Ganun lang ako talaga eh. Hindi talaga ako palabasa ng libro kasi pampanto ko yun eh. Totoo lang. Pag gusto kong antokin, magbabasa talaga akong libro. Pero hindi siya parte na nabibilin ko. Next is magazine. Dati, nagko-collect talaga ako ng magazine. Nandiyan pa nga siya sa ano namin eh. Nandiyan pa siya sa office, home office. Pero, kung mag-11 years na rin kami, siguro mga 8 years na rin ako hindi ko may bili ng magazine. Kasi dati ako, dahil nga ano ko siya, collection ko siya, talagang bibili ko every month. Pero don't get me wrong, hindi ako necessarily bumibili ng every month na yung kunyari, ito yung release for January. January ako bibili. Karamihan, ito ang secret ko pa din sa collection na yun. Nakakatawa talaga. Napaka-kuripot ko talaga. Bibili ko, collection ko siya. Di ba yung iba na nag-collect? Shit, paglabas sa paglabas. Dati yan, mga favorite ko, preview magazine, Metro, yan, mga favorite ko na ko. Pag ano, gusto ko na makita agad yan sa stand. Minsan, pwede ka mag-browse, di ba? Tintignan ko na kagad yung laman. So, makalipas ang ilang buwan, punta na ako sa boxing. Yan, sa Phil Bars. Yan. Kasi di ba nagbebenta sila ng mga back issues? Yun ang binibili ko. Diba? Kasi magkano isa? 100 plus. Yung mga tipong 50 pesos na lang. Yung mga gano'n na lang bibili. Hindi naman siguro lahat. Siguro meron naman din iba ako nabili ng mga nasa 90 plus pa. Pero dati 150 siya. Parang gano'n. Yung mga tipong mga gano'n na siya. Less than 100 na siya. Doon ko lang siya bibili. Pero for the heck of collecting siya. Pero syempre, by the time na nag-release siya dati, na-browse ko na ako nung laban noon. Parang gano'n. Pero binibili ko siya for the sake of collection. So, yan. Hindi na ako bibili nun matagal na. Next is yung services like Mani and Pedi. Ang Mani and Pedi services na nagamit ko sa buong buhay ko, nagpaganyan ako, mabibilang mo lang sa kamay. Kasi ako talaga yung gumagawa ng nails ko. Kasi masyadong manipis yung balat ko sa gilid na dati, nag-try akong magpaganon. Every time ako magpapagawa sa iba, lagi na lang masusugatan. Eh, masakit. Ayoko nang ganun. Kasi ako mahina tolerance ko sa pain. So, ayoko nang nasusugatan. So, ako na lang gumagawa. Tapos minsan pa nga, pag pinapagawa ko sa iba, parang sa sobrang sanay kong gawin siya sa sarili ko, feeling ko, parang sayang naman yung binayad ko sa kanya. Kasi, number one, hindi na ako nasihan sa itsura doon sa gawa niya. Kasi, ang bilis pang matuklap. Parang gano'n, di ba? Biniyaran mo pa siya magkano pa yun. Tapos, tuklap lang agad-agad. Tapos, after na, wala na. Diba? So, hindi ako masyado nagpapaganyan. Bilang mo lang. Siguro kapag yung tipong may kasal, which is minsan nga, kasal nga ng ate ko, ako lang naggawa na sa sarili ko eh. Diba? Kumbaga, yun. So, mani-pedi. Ako lang ang gumagawa niya. Next is yung mga larger na wallets. Actually, ngayon nga, naghahanap ako ng maliliit na wallet lang. Dati, ayaw ko ng maliliit na wallet kasi nga, ang dami ko yung mga loyalty cards. Diba? Ang dami-dami na nangyulis ng ganyan. So, nanalaki na ako sa mga ganyang wallets. Plus, ano siya eh, prone siya sa clutter. Kasi pati mga resibo mo, minsan doon mo nilalagay. Which is wrong. Diba? So, although ako naman, nakahiwalay naman. Matagal naman ay. Mga siguro 5 years ago. Mga gano'n, more than 5 years ago na hindi na ako gano'n sa wallet. Talaga nakahiwalay na yung mga resibo. Yan. So, yung big wallets, hindi na. Sneaker na. Other is gym subscription. Dapat pala ito sinama ko sa mga subscription mo. So, yung gym subscription, isa best ko lang naman siya talaga ginawa sa buong buhay ko. Yun ay dahil sa kagustuhan ko na pumayat yung asawa ko. Regalo ko talaga dapat sa kanya yun.
ng ending, bumili din ako ng sa akin. Kasi, syempre, hindi naman siya ganunahan ko siya mag-isa, diba? So, kailangan ko siya samahan. Ng ending, napakamahal niya. Hindi naman siya nagamit kahit isang beses. Ako yata, yung kaming dalawa, I mean, ako yata isang beses ko lang siya nagamit. My God, diba? Napaka-waste of money. So, simula nun, hindi na talaga ako nag-subscribe sa mga ganyan. Plus, syempre sa YouTube, ang dami-dami na nagtuturo ng mga exercises kung paano kumayat, diba? So, parang feeling ko, sapat na. So, yun lang. Nasakit na po na lalamunan ko. Hindi ko alam kung naririnig nyo pa. Sa kumano, parang nanunuyot na siya. So, yun lang. Till our next video.